أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أم بابوري كي الله سبحانه وتعالى أن شانتونا يأتاني نجي إسang جوس أتناوي أن كنيا pagpapala kapayapaan pagpugay ay mapasa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. يا الله ibilang mo kami sa mga makakagawa ng obligasyon ng Laylatul Qadr nang may pananampalataya at paghahangad ng gantimpala, amin ya Allah. Mga kapatid sa Islam, bago tayo magsimula, merong napakagandang tanong sa napakaraming tanong. At napili ko itong basahin ngayon bilang pangbungad sa panibagong propeta ni Allah na ating tatalakayin. Assalamu alaikum Ustad, may tanong po ako, ano po ba ang pinagkaiba ng mga propeta at santo? Santo. Kasi po napanood ko yung video nyo tungkol sa kasaysayan ni Yahya alayhi salam at sinabi nyo po na si Yahya ay siya po si John the Baptist. Gusto ko lang po maliwanagan, syukran. Parang sa Christian world, si John the Baptist ay more on saint, santo, kaysa sa propeta. Pero sa atin, siya ay propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang santo o saint ay galing sa salitang Latin na ang ibig sabihin ay sanctus. Pagkatapos, sa Greek, ang kahulugan nito sa Greek ay gawin mo siyang banal. So, ibinabasbas to, ginagawang holy yung isang personalidad. Kung matatandaan nyo, nang pumanaw si dating Pangulong Corazon Aquino, in-apply yan maging santo eh. Kaya may kondisyon ng Vatican kung papasa. So, hindi ko alam kung ano ng estado nun, kung naka-pending o i-approve. Ganun maging santo ay na-apply. At kung di ako nagkakamali, kailangan meron kang tatlong milagrong nagawa and so on and so forth. Mahal ka ng tao, ng nanay mo, ng ganyan. At pagka pumasa ka doon, okay, santo to. May santong Pilipino, di ba? Si San Lorenzo Ruiz. At yung isa, yung bago. Pangalan? Ayun. So ito yung mga santo. Bakit? Ang pinagkaiba nito, ang propeta, hindi tayong gumawa. Propeta ka? Hindi. Si Allah. Siya ang nagpababa ng mensahe sa kanya, wahyo, at maraming anyo ang wahyo, ang revelation. Maaring siya ay nanaginip, kinausap ni Allah, inatusan ni Allah subhanahu wa ta'ala si Malaika Jibril. Ito yung mga paraan. At sa sandaling ikaw ay nakatanggap ng revelation mula kay Allah, nagiging propeta ang isang tao. Kinausap ni Allah subhanahu wa ta'ala. At tumataas lang yon pag inutusan siya ni Allah na yon ay kanyang ipangaral o ipahayag, doon siya nagiging rasul o mensahero ni Allah subhanahu wa ta'ala. Now ay malinaw sa atin yung mga bagay na yon, kasi at yung santo sinasamba yon eh, ng mga tao. Ang propeta, pag sinamba mo siya, sa panahon niya magagalit siya sa'yo. Bakit? Dahil ang propeta, ang turo nila, sambahin si Allah. So Allahumma musta'an, naway mabigyan ng linaw yung napakaraming taong naghahanap ng katotohanan tungkol sa reliyon. Naliligaw porque santo sinamba. La ilaha illallah. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika, Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Fir'aun wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin. Hindi Fir'aun. Ala al-alamin. Si Allah subhanahu wa ta'ala pinili niya ang si Adam alayhi salam, si Nuh alayhi salam, pamilya ni Ibrahim alayhi salam, pamilya ni Imran sa sangkatauhan. Kaya paulit-ulit ko itong sinasabi na ang mga propeta ay galing sa lahi na ito. Again, walang Pilipinong propeta. Durriyatan ba'duha min ba'd. Wallahu sami'un alim. Ito ay mga angkan na magkakasunod, magkakasalin lahi. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Ang asawa ni Imran, nabanggit natin si Imran kahapon alayhi salam, siya yung pumanaw at pumalit si Zakaria. Ang asawa ni Imran ay nagdua kay Allah subhanahu wa ta'ala na ya Allah, kung ako ika ay pagkakalooban mo ng anak,
ay gagawin ko siyang, itatalaga ko siyang tagapagbantay ng Al-Quds, Baitul Maqdis, sapagkat sila ay sa Palestine at ang Maqdis ay nasa Palestine, kung updated kayo sa balita. Falamma wada'tuha qala rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lam bima wada'at walaysa adh-dhakaru kal-untha. So siya ay nagdudua kay Allah, ya Allah, yung nadar, kumbaga sa ating lingwahe, namanata. Kung bibigyan mo lang ako, ito yung gagawin ko. So parang ginagawa mong obligasyon yun sa sarili mo. At pinagkalooban siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng anak. At ang kanyang naging anak nang lumabas ay babae. So parang, ya Allah, alhamdulillah, nagkaanak ako, pero paano ko yun magagawa? Yung obligasyon ko na igagawin ko siyang tagapagbantay ng Baitul Maqdis o tagapangalaga kung siya ay babae. At sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang nakakaalam ng lahat. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang may mas higit na plano kaysa sa iyong plano. At pumanaw nga si Imran alayhi salam, at ang naging guardian niya ay si Zakaria. Ang pinanganak niya ay si Maryam alayhi salam. Sino si Maryam? Si Maryam alayhi salam ay ang isa sa pinaka mabuting babaeng nabuhay sa ibabaw ng mundo. Ito yung sinasabi ng ating mga ulama. Una, si Asiya zawjatu Fir'aun. Nabanggit natin yun. Si Asiya na asawa ni Fir'aun. Kung paano siyang tumutol sa mga pagdidesisyon ni Fir'aun at kung paano siyang nanampalataya sa kabila ng lakas ni Fir'aun na siya ay wag manampalataya. Pangalawa, si Maryam bintu Imran. Si Khadija bintu Khuwailid radiyallahu anha. Sino isa? Hindi? Aisha radiyallahu anha. Pero walang duda, si Fatima ay kabilang sa mga pinaka mabubuting kababaihan. So, pwede pa siyang panglima, panganim. So, may mga gustong humabol para maging mabuting babae ay bukas na bukas pa yung mga number. Si Maryam bintu Imran ay lumaki sa pangangalaga ni Zakaria alayhi salam. So katulad ni Yahya, ano in-expect natin? Si Yahya ay abid, sobrang palasamba. Ganun din si Maryam. Kaya nabanggit ko na sila ay parang magkapatid dahil isa ang nagpakalaking magulang. Ang ginawa ni Zakaria alayhi salam, ginawa siya ng isang natatanging lugar, bahay sambahan, at doon niya nilagay si Maryam alayhi salam habang si Yahya ay nagiging busy rin sa pagsamba sa kagubatan. So napaka, itong pamilya na ito ay napaka palasambahin nila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa marangal na Quran, ganito nakalagay. Kullama dakhala alayha Zakaria al-mihrab, wajada indaha rizqa. So doon sa bahay na yun na ginawa ni Zakaria, sa tuwing papasok siya doon, si Zakaria sa mihrab, again, alam natin yung mihrab, lugar sambahan yun na kurbada. Pagpapasok si Zakaria doon, wajada indaha rizqa. Bakit may pagkain? Yung rizq, pagkain. Anong pagkain? Mga prutas na hindi niya panahon. Mga prutas na hindi niya panahon. Kala ya Maryam, anna laki hadha? Kalat huwa min indillah. Inna Allah yarzuku may yasha bighayri hisab. Sabi niya, Maryam, bakit palagi kang may pagkain dito pag pumapasok ako? Kaya Allah yan. At si Allah, binibigyan niya kung sino ang kanyang naisin. Yung mga pagkain na yon, literal, galing kay Allah. At nagtataka sila, ba't ganun yung mga pagkain ni Maryam, mga prutas na hindi niya panahon, mga espesyal. Isang araw, si Maryam alayhas salam ay nandun sa kanyang sambahan, sa mihrab, na malaking oras ng kanilang buhay ay nasa paggugol sa panalangin kay Allah, dumating ang malaika. Wa id qalatil malaikatu ya Maryam, inna Allaha astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Ay ganyan yung grammar ng Arabic, ha? Maryam, dumating ayon sa tafsir, anyong lalaki. So nagudat si Maryam, a'udhu billah. Sabi niya,
kung ikaw ay dumating para pinsalain ako, nagpapakupkup ako kay Allah. Sabi nito, ako ay mensahero ng iyong Panginoon. Qalat, at sinabi, O Maryam, tunay na ikaw ay pinili, istafaki, wataharaki, at dinalisay ka. Kung lalaki, istafaka, wataharaka, wastafaki alan nisa'il alamin. Pinili ka sa lahat ng mga kababaihan sa mundo. Kung mapapansin nyo, meron din ganitong pangyayari, eksena sa Biblia. Ano yun? Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, bukod kang, kaya lang ginawang Ginoo eh. Kaya kung gusto nyo madali may explain kung ano ang wahyo sa mga kaibigan nyo na Christian, non-Muslim, sabihin nyo, ang Quran ay wahyo, revelation. Ano yung revelation? Hinahatid yung mensahe mula kay Allah, dala ni Jibril, inahatid sa gustong pagbigyan. Ano halimbawa? Yun yung kay Maria, yung dasal ninyo, Aba, Ginoong Maria, pinupuno ka ng grasya, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Ito sa Quran. Inna Allah astafaki, wataharaki, wapaddalaki, ala nisa'il alamin. Di ba pareho? Yun ang wahyo. So dumating si Jibril, ang malaika, at binigay ang mabuting balita kay Maryam. Idh qalat malaikatu ya Maryam, inna allaha yubashiruki bikalimatin minhu, ismuhu al-Masih, Isa ibn Maryam, wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Sino binabalita? O Maryam, O Maria, ikaw ay binabalitaan ng mabuting balita ni Allah, bikalimatin minhu, salita na galing sa kanya kay Allah. Kaya sa tafsir nito, ito yung pag-ihip ng ruh ng malaika kay Maryam alayhis salam. Al-Masih, Isa ibn Maryam, Al-Masih yung masaha, binahiran, na ikaw ay magsisilang kay Masih Isa, na ang pangalan niya ay Isa. Wajihan fid dunya, napakabuting tao sa dunya. Wal akhira, at ganun din ang kanyang karangalan sa kabilang buhay. Wa minal muqarrabin, at siya ay kabilang sa mga malalapit kay Allah. Totoo. Siya ay kabilang sa mga malalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla, wakahlan wa minas salihin. At itong batang ito, isisilang mo, magsasalita ito kahit nasa duyan. Qala Rabbi, anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar. Ya Rabbi, tingnan niyo si Maryam alayhis salam. Napakataas ng karangalan niya sa kanyang komunidad. Bakit? Tatay niya si Imran, nagpalaki sa kanya si Zakaria, kapatid niya si Yahya, banal na mga tao ito. So ang inisip niya, Ya Rabbi, lam yamsasni bashar, walang, tingnan yung Quran, walang humawak sa akin na tao. Ganun kadalisay si Maryam alayhi salam. Paanna yakunu li gulam? Paano ako magkakaanak? So, parang yung good news na ito, merong pag-aalala sa panig ni Maryam alayhi salam. Anong sabi ni Jibril? Anong sabi ng malaika? Qala, kadhalike kala, kadhalike Allahul yakhluqu ma yasha. Sa isang aya, ganyan din lumilikha ang gusto mo. Ang gusto ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ibig sabihin, yan ang pamamaraan ng iyong Panginoon. Kung anong kanyang naisin, ida qada amran pa innama yakulu lahu kun fayakun. Ganyan maglikha si Allah, sapagkat kung paano niya gustong gawin ang mga bagay-bagay, ay sinasabi lang niya na mangyari at mangyayari. So ibig sabihin, nakahatol na yan, Maryam, wala ka nang magagawa dyan, at yan ang mangyayari ayon sa iyong Panginoon. Nag-alala si Maryam at lubusan siyang nangamba sa balitang yon. Hanggang sa isang araw, isa to sa mga riwaya, sa sobrang pag-iisip ni Maryam alayhis salam ay siya ay lumabas ng bahay, naglalakad, at hindi niya alam kung saan siya patungo. Hanggang sa natagpuan niya ang puno ng nakhla, dates, tamar. Faja'ahal makhadu ila jid'in nakhla, qalat ya laytani mittu qabla hada wa kuntu nasyan mansiya. Sa paglalakad ni Maryam alayha salam, ang natagpuan niya ay puno ng tamar. Sobrang naghihirap na siya. Sinasabi na dito ay ang buntis na babae naglilabor. May isang opinion, by the way, na pagkatapos nung wahyo, revelation,
kaagad nabuntis si Mariam at hindi na siya natulad sa ibang mga normal na babae na umabot ng 9 months na pagbubuntis. So kaagaran siyang nabuntis. Allahu alam kung anong tama doon, pero paglabas niya, dahil sobrang hirap na ng kanyang nararamdaman, gusto niyang umalis, maglakad, mag-isip, ang natagpuan niya, puno ng tamar. Fanadaha min tahtiha, at tinawag siya. Ang sabi sa kanya, naglagay ang Panginoon mo dyan sa ilalim ng puno ng bukal. Uminom ka doon sa tubig na yon. At katotohanan, nagpahinga siya doon, pag upo niya, may lumabas na tubig. At uminom siya doon. Wahuzzi ilayka bijid'in nakhla. At ito yung sinasabi natin noong isang araw. Ialog mo ng kamay mo ang puno ng tamar at babagsak ang puno ng tamar, kumain ka doon at ikaw ay magiginhawaan. Sa sandaling yon, ipinanganak ni Maryam si Isa alayhis salam. Si Isa alayhis salam. Sa sobrang paghihirap niya dito, Ya Allah, mittu kabla hada. Sana namatay na lang ako bago pa mangyari ito. Binanggit niya yon hindi bilang pagtutol sa pagtatakda ni Allah subhanahu wa ta'ala, kundi dahil dun sa hirap na kanyang dinadanas. Kaya naman si Allah ay nagbigay sa kanya ng mga bagay na makakapagpagaang sa kanya, tulad ng pag-inom sa bukal na ibinigay ni Allah subhanahu wa ta'ala at pagkahulog nung tamar. Binanggit na natin yung aral dun sa pagkahulog, hindi yung lakas ng babaeng buntis ang makakapagpahulog sa tamar, kung hindi ang pagkakaloob sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, i-pass forward natin. Nanganak si Maryam alayhi assalam doon. At kung tama yung riwaya na siya ay umalis, hindi pa buntis, at nag-labor lang siya ng ganong kabilis, pagbalik niya sa Nash, sa town, ay may karga na siya na sanggol. So anong eksena mangyayari doon? Nung may karga na siya na sanggol, nangyari yung kanyang inaalala. Na ano yun? Kung ano yung mga sasabihin ng tao, yung reputasyon ng kanyang pamilya, yung kanya mismong karangalan. Ano sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Wakuli washrabi wakarri aynan. Fa imma tariyani minal bashar ahadan fakuli inni nadatu rahmani sawman falan ukallimal yawma insiya. Kumain ka dyan sa balon, kumain ka sa prutas, at pagka tinanong ka ng mga tao tungkol sa pagdala ng iyong sanggol, sabihin mo, nadartu lirrahmani sawma. Ay tunay na ikaw ay hindi makakapagsalita dahil ikaw ay may panata sa iyong Panginoon ng pananahimik. Nakita niyo instruction ni Allah? Darating yung tao, maraming magtatanong, kay question sa iyo, pero ikaw ay hindi magsasalita. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu qalu ya Maryam laqad ji'ta shay'an fariyya ya ukhta Harun ma kana abuki amra su'a wa ma kanat ummuka baghiya. Lahat na sinumbat ng tao, ano yan Maryam, ba't ka nagkaganyan? Kapatid mo si Harun, galing kayo sa angkan ni Harun alayhi salam, yung pakay Musa alayhi salam, at ang ama mo ay mabuti, ang kapatid mo, ba't ikaw, ba't ka nagkaganyan? So pinagbibintangan siya ng mga tao. Fa'asharat ilayhi, ang tinuturo ni Maryam alayhi salam ay si Isa, nakarga niya. Nakatikom ang kanyang bibig at tinuturo niya si Isa alayhi salam. Qalu kayfa nukallim man kana fil mahdi sabiyya. Paano namin ikakakausapin yung batang sanggol na yan na nasa duyan pa? Kala inni Abdullah. Nagsalita si Isa alayhi salam. Anong sabi? Kala, ang sabi niya, ako si Abdullah. Subhanallah. Yan dyan yung mga tao. So imagine ninyo, inaakusahan siya na, ginawa mo to, ginawa mo yan, ikaw ay ganito, banal yung pamilya nyo. Ito. Hindi siya pwede magsalita. Yun ang instruction ni Allah eh. At pinagsalita ni Allah subhanahu wa ta'ala ang sanggol na bagong panganak. Ano sinabi? Inni Abdullah, atani al-kitab, wa ja'alani nabiyya. Ako ika si Abdullah, alipin ni Allah. At binigyan ako ng aklat. May aklat si Isa alayhi salam. Wa ja'alani nabiyya. At ginawa niya akong propeta. Wa ja'alani mubarakan ayna ma kunt. Kahit saan ako magpunta, ako ay mabiyaya. Wa awsani bis sala wa zakat ma dumtu hayya. At ako ay pinapayuhan ng pagtatayo ng sala. Si Isa alayhi salam nagsasala. Wa zakat,
hanggang pagzazakat. Yan ang akin tungkulin. Hanggat ako ay nabubuhay. Wa barran biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. At kailangan ko maging mabuti sa aking, tinuturo niya, nanay ko, na hindi ako ginawang masamang tao at mapagmalaki. Wa salamun alayya yawma wuliddu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. At kapayapaan sa aking pagkasilang, araw ng pagkasilang, pagkamatay at muling bubuhaying muli. May mas'ala dyan, pero hindi natin matatalakay. Dhalika Isa ibn Maryam. Sabi ni Allah, yan si Isa na anak ni Maryam. Qawlul haq alladhi fihi yamtarun. Yan ang salita, yan ang katotohanan patungkol kay Isa, pero marami ang hindi nakakaunawa. Masarap sana magbigay ng maraming pagpapayo dito sa punto na ito. Pero sino nagsasalita dito? Si Isa. Dhalika Isa ibn Maryam. Yan si Isa. Qawlul haq. Yan ang katotohanan tungkol sa kanya. Wala doon may tatlong hari nagsipagdalaw, pinanganak siya sa Bethlehem, o kaya nagkaroon ng mga tupa doon. Hindi yun totoo. Ito yung sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Pasko may sumik, may buo, may ano yan. Ewan ko kung ano nangyari doon, pero ito sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalika Isa ibn Maryam, qawlul haq. Ito ang katotohanan. Kahit anong halukay natin sa mga kasamahan natin, mga hindi Muslim, sa Kristiyano, sa kanlang aklat, walang makikita na si Isa ay nagsalita na siya ay sanggol para ipagtanggol ang kanyang nanay. Dito yan sa Islam. Allahu Akbar! Dito yan sa Islam. Dito natin makikita. Sapagkat ang unang milagrong ginawa ni Isa alayhi salam sa aklat ng mga Kristiyano, nang gawin niya yung alak, yung lalagyan ng tubig na naubusan yung mga tao. Yun ang unang-unang milagrong nangyari doon kay Isa sa kasalan. Pero dito sa atin hindi. Importante ito. At ito yung nakasalalay ang kadalisayan ni Maryam. Totoo hindi. Dahil pag hindi ito naganap, hanggang ngayon babansagan si Maryam na hindi malinis na babae. Pero sino nagtanggol sa kanya? Si Isa alayhi salam, na siya ay sanggol pa lang at ito ay kabilang sa malalaking palatandaan, mu'jiza, milagro na ipinagkaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang propeta, huling propeta ng Banu Israel. Si Isa alayhi salam. Inshallah bukas ipagpatuloy natin ang kanyang kasaysayan. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.